Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagbagsak ng isa sa pinakamodernong drone ng Philippine Air Force, ang Hermes 900, at ang pagsabog ng gulong ng NC-212I aircraft ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ng paglanding. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Isang masamang balita ang ating nakalap kaugnay sa isa sa pinakabago at pinaka-high-tech na drone ng Philippine Air Force, ang Hermes 900 Unmanned Aerial Vehicle, matapos itong mag-crash kahapon. Tama po ang inyong narinig. Isa sa siyam na bagong Hermes 900 UAV ng Philippine Air Force ang bumagsak kahapon sa Baungon, Bukidnon. Ayon sa salaysay ng Philippine Air Force, alas 9:30 ng umaga kahapon nang lumipad ang Hermes 900 mula sa Lumbaya Airport sa Cagayan de Oro upang magsagawa ng functional check flight. At nang matapos ang functional check flight, ay idiniklara na ng piloto ng UAV na tapusin na ang test at ibaba na ang nasabing aircraft. Subalit makalipas lamang ang ilang oras, sa eksaktong alas 11:40 ng umaga, ay naputol na ang linya ng komunikasyon mula sa UAV. Kaya't ginawa na ng mga crew ang iba't ibang emergency procedures at troubleshooting. Subalit huli na nang nalaman nila na ang Hermes 900 ay bumagsak na pala. Sa kabila nito, ay wala namang naiulat na nasugatan o napinsalang istruktura dahil sa pagbagsak ng aircraft. Sa ngayon ay sinisika pa rin ng Philippine Air Force na malaman ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng nasabing UAV. Samantala, noong 13 naman ng kasalukuyang buwan, ay napaulat din ang pagputok ng gulong ng isang eroplano ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ng paglanding. Ayon sa PAF, ay pasado alas 10 ng umaga ng Mayo 3 nang pumutok ang gulong ng kanilang NC-212I aircraft na may tail number na 2119 habang nagsasagawa ng paglanding sa Lawag Airport. Dahil dito, ay agad-agad namang nagsagawa ng emergency procedure ang piloto kaya't naging ligtas ang limang crew ng nasabing eroplano. Dahil sa mga pangyayaring ito, ay dapat na talagang pagtuunan ng pansin ng Philippine Air Force ang maintenance at timely inspection sa kanilang mga asset upang masigurado ang kaligtasan ng mga ito at ng mga crew nila at upang hindi rin masayang ang pera ng taong bayan na iginugol sa mga kagamitang ito. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.